ang songwriter at ang songbird. Yan ang tawag sa showbiz power couple, sina Mr. and Mrs. Ogie at Regine Alcacid. Naging controversial man ang relasyon nila nung una, hindi naman maikakailang perfect match ang dalawa. Sa unang pagkakataon, matapos madagdagan ng bagong miyembro ang kanilang pamilya, ipasisilip na Ogie at Regine ang kanilang tahanan at ang kanilang munting anghel, si Baby Nathan. Isang pambihirang pagkakataon ito, kaya tumutok lang dito sa Powerhouse. Modernong bahay sa tuktok ng isang burol. Ito ang tahanan ng mag-asawang Ogie at Regine na eksklusibong ipasisilip sa Powerhouse. Hello there! Hello. Thank you so much for accepting our request. Ang musika at sining, hindi ba ikakailang bahagi ng tirahan ng songwriter at Asia Songbird? Opo. May collection ka ng plaka? Papakita ko po sa inyo. Collector's items na! Yes. I imagine even the turntable. Mahirap ka na makahanap ng turntable. Ito na po kasi yung medyo modern na turntables. So, alright. Yan. Wow! Yan ang sound. Papakita ko po sa inyo yung mga plaka namin. Actually, meron pa ako dito yung plaka ni Regine. Oh, 45, oh! Yan, Chona Velasquez. Chona Velasquez ka pa. Yes! Collector's item nga naman. Pati yung mga ito. Oh, shucks! Inabot mo ba yung panahon ng plaka? Ako. Nakatatlo pa yata ako yung plaka. Ay. Ito, kilala niyo po ba? Batang-bata ka pa, my God. Bagets na bagets dito. At alam niyo bang ang bahay na ito ay itinirik mismo sa ibabaw ng batong adobe? Mahigit 600 square meters ang floor area ng tatlong palapag nilang tirahan. Ang bahay nila ay napapalimutan ng mga salamin. Kaya naman, kahit saan ka tumingin, tunay na breathtaking views ang bubusog sa iyong mga mata. Whose idea was this? Yung talagang open. Ano, airy. Yung arkitekto, kaibigan ko. Yun ang si Anthony Nazareno. Matapos ang pag-iisang dibdib ni Ogie at Regine, balik trabaho agad sila. At makalipas ang ilang buwan, dumating na ang kanilang pinaka-aasam-asam. Actually, we didn't even try. Ah, hindi kami nag-work up? Wala mo gano'n? Wala. We were about to pa lang. Oh. Actually, the plan was for this year. Uh-uh. Kasi nga, medyo matanda na ako. Uh-huh. I mean, you have to be realistic about it. Uh-huh. So, dapat magpapawork up kami and all that. At kung naka-jackpot daw si Ogie kay Regine. Asus! Ang pinakamalaking swerte naman sa buhay nilang mag-asawa ay ang pagdating sa kanilang buhay ng munting anghel nilang si Baby Nathan. Nathaniel means gift of God, and he definitely is a gift from God. So, yes. Nathaniel James. Bakit may James? Hindi ko alam. Kasi idol ko si LeBron James, hindi ko rin alam. It just sounds nice. Kamukha mo! Kamukha mo nga! Ako? Oo! Hey, baby boy! Natulog ka? Kalboy, oh! Look, baby boy! Daming camera, oh! Hi! Natulog ka, baby? Oo! Baby to ko! Sabi nila, wag daw ibibaby to! Sasagutin ka niyang ganyan din. Tuloy ko, baby. Wala kang choice eh. Pag nakita mo na yung baby, nagagano'n ka. Napapagano'n ka eh. Oo nga. Hey, baby boy. Ay, nakakatuwa naman siya. Hey, sweetie pie. Tapos nagsasalita yan. Sasalita. Look, it's Tita Mel. Oh, say hi. Hi there. Hi. Hello. Ang bahay at buhay ng mag-asawang songwriter at songbird. Mas pinatatag na yon ang kanilang uniko iho. Larawan nga sila ng isang masaya at kumpletong pamilya.